Good morning, everyone. Thank you for joining Adarna's session, Keeping Children's Literature Alive in the Time of Pandemic. This is one of the many virtual events of the Philippine Readers and Writers Festival, brought to you by National Bookstore, with special thanks to Raffles Makati. I'm Kata Garcia, Adarna's senior editor, and I will be your moderator for this session. As you all know, apektado rin po ng pandemya ang Philippine publishing industry. Adarna House has to think of new ways to reach our readers and at the same time continue producing relevant event. Kaya naman po, salamat sa inyong mga naniniwalang essential goods din ang mga libro dahil unti-unti pong nakakabangon ng ating industriya. Before we begin, we invite you to shop for books online on www.nationalbookstore.com and the official NBS stores on Shopee and Lazada. You can also shop from NBS branches via chat to shop on Facebook Messenger and text to order through SMS or Viber. Of course, you can also buy Adarna books on these channels and get 10% off on local books and up to 20% off on imported books when you shop online from September 25 to October 4. Don't miss this opportunity and check out now. Limited stocks only. For today's talk, author of Silaleng at Ang Lakbay Paaralan, Mon Sy, will be joining us later to talk about amplifying the stories of the Lumad through children's literature. But before that, ipapakilala ko po muna sa inyo ang bagong edisyon at karagdagang libro sa serye ng Batang Katutubo ng Adarna House. Itinatampok sa seryeng Batang Katutubo ang mga kwento ng apat na batang kabilang sa iba't ibang katutubong pangkat ng Pilipinas. Ang bawat aklat ay sulyap sa kanilang kalagayan at kultura. Pinahahalagahan sa mga kwentong ito ang maagang pagtuturo at wastong pangangalaga sa maliliit na bata upang masigurong maayos ang kanilang paglaki. Ipinaaalam din sa seryeng ito na ang bawat bata ay may karapatang mabigyan ng sapat na edukasyon. Higit sa lahat, ang mga aral at halagahang ibinabahagi sa mga kwentong ito ay inaasahang makatutulong upang mahubog ang mga batang mambabasa na maging Filipino na may pagpapahalaga sa edukasyon at kulturang Filipino. May apat na libro ang serye ng Batang Katutubo ng Adarna House. Una, Ang Gustong Mag-aral ni Sula, na kwento ni Virgilio S. Almario at guhit ni Beth Parocha. Madalas mapanaginipan ni Sula na nag-aaral siya kasama ang ibang batang tiboli. Dahil dito, napukaw ang kagustuhan niyang matutong magbasa at magsulat kahit nasa murang edad pa lamang. Matupad kaya ang nais niya? Ang Paaralan ni Fuwan, na kwento ni Virgilio S. Almario at guhit ni Kat S. Gusto ni Fuwan pumasok sa paaralan, ngunit kailangan niyang tumulong sa kanyang ama at kuya sa mga gawain sa bukid. Hindi niya mapigilang isipin kung ano ang mga bagong itinuturo ng kanyang guro. Kailan kaya siya makakabalik sa paaralan? Ikatlo, Ang Bahay ng Maramit Masasayang Tinig, na kwento pa rin ni Virgilio S. Almario at guhit naman ni Cora Dandan Albano. Araw-araw na humaharap sa panganib ng lansangan ang mga batang badyaw tulad ni Palasya para mamalimos. Hanggang sa isang araw, nakarinig siya ng maramit masasayang tinig mula sa isang bahay. Kanino kaya ang mga tinig na iyon? At ang panghuli, ang aklat ng ating speaker for today, Silaleng at Ang Lakbay Paaralan, na iginuhit ni Ara Villena. Walang katulad ang paaralan ni Nalaleng. Hindi ito nararating ng bus at kadalas ay nasa gitna ng bukid. May sekreto rin ito. Naglalakbay ang kanilang paaralan. Ito po ang apat na librong bumubuo sa serye ng Batang Katutubo ng Adarna House. Gamit ang mga librong ito ay maaari nating ipaliwanag sa mga bata ang mga karapatan nila. By the way, we are now live via FB and Lazada. We also have several watch parties on Facebook, so stay tuned for a very productive and inspiring talk by Mon Sy. If you have questions for our speaker, comment down your questions and we will answer them on our Q&A portion. Pakilike na rin po ang video na ito at i-share sa inyong friends. At hindi ko na po patatagalin, allow me to introduce our speaker. Jose Monfred C. teaches in the Department of Filipino and Philippine Literature of the University of the Philippines, Diliman. He obtained his bachelor's degree in comparative literature, summa cum laude, from the same university. His research works have appeared in literary cultures across the world in 2018
and Ecologies in Southeast Asian Literatures, Histories, Myths, and Societies in 2019. His interests include social movements, Marxism, children's literature, political ecology, and digital humanities. He is also a children's book writer and a volunteer teacher for the Lumad Takwit in the Save Our Schools Network. So, welcome, Mon! Kumusta? Nandiyan ka na ba? Hello! Hello, hello! Yes. Gandang umaga! Hello, so, magandang araw! Can you give us a short overview of your talk? Ayun, yung pag-uusapan sana natin ngayon, no? Nabanggit kasi sa akin na maaari ako magbahagi tungkol sa writing process ko. Pero given naman na yung writing process ko ay bahagi nung pakikituwang, no, at pakikiisa doon sa laban ng mga kabataang Lumad para sa karapatan sa edukasyon, nais ko rin sana magbahagi tungkol sa ating mga katutubo, sa kanilang mga dinadana sa Mindanao, at kung paano rin nabuo yung mga Lumad schools na naging giya nung aking kwento. No? Okay. Nakaka-excite naman yan. So, ibibigay ko na sa'yo ang microphone. Alright. Sige, mag-share screen lang ako, no? Pakita ko lang ang aking presentasyon. Okay, hello. Magandang araw ulit para sa lahat ng mga nanonood natin, no? Ayan, full screen ko lang. So yung tatalakayin sana natin ngayon, yung pagpapalakas ng boses ng mga Lumad sa pamamagitan ng panitikang pambata. Siyempre, napakilala naman ako ni Miss Kata kanina, ako si Teacher Mon, isang guro din, no, sa Save Our Schools Network na tumutulong sa pagtaguyod ng Bakwit School para sa mga kabataang Lumad na na-displaced mula sa kanilang mga tahanan sa Mindanao. Na ito rin yung pinaghalawan ng inspirasyon doon sa kwentong Silaleng at ang Lakbay Paaralan. Pero maganda actually siguro na umpisan natin to, no, sa pagkilala kung sino ba yung ating mga katutubong Lumad. Yung salitang Lumad kasi ito ay Cebuano para sa salitang native or born of the earth, di ba? So dito pa lang makita na natin yung kanilang malakas na ugnayan sa kanilang lupang ninuno o yutang kabilin, kanilang ancestral land na pinagpasa-pasa mula sa kanilang mga ninuno hanggang sa kanila ngayon, no? At yung Lumad, actually, hindi lang siya iisa, mga kasama. Binubuo siya ng 18 etnolinguistikong pangkat sa Mindanao. So, kasama na rito ang mga Manobo, mga Blaan, marami, no? 18 ang mga tribo na bumubuo sa sinasabi nating katawang Lumad. At yung katawang Lumad, habang ginagamit ng salitang to, matagal na, no, nabuo lang yung political na identidad ng Lumad, no, bilang political organization, bilang isang social movement, bilang isang panlipunan, noong lumaban yung mga katutubo natin laban sa pagpapatayo ng rehiming Marcos noong 1970s at 80s, pagpapatayo niya ng mga iba't ibang dam, iba't ibang mga mining corporation sa mga lupang ninuno ng mga iba't ibang tribong Lumad sa Mindanao. Dahil marami sa mga tribo ng Lumad ay naninirahan sa Pantaron Range, no? Yung bulubunduki ng Pantaron Range ay isa sa mga final frontiers ng natural resources, hindi lamang sa Pilipinas, no, kundi sa buong Asia. Kaya syempre, maraming gustong maka-access doon sa mga puno, doon sa mga resources, sa mga minerales doon sa bulubunduking iyon. Kaya dahil sa pilitang pagpasok ng maraming mga korporasyon, pati na ng ating dating gobyerno, no, maraming mga tribong Lumad ang lumaban para maprotektahan yung kanilang mga lupain para sa kinabukasan ng mga kabataang Lumad. Kaya naman hanggang ngayon, no, patuloy pa rin yung paglaban ng mga Lumad laban sa pagpasok ng mga iba't ibang mga korporasyon pa. At mamaya, madidiscuss din natin yan. Pero bukod dito, no, magandang pag-usapan na rin natin kung ano ba ang mga Lumad schools. Siguro sa mga nakabasa na ng ating kwento, at maraming salamat kung nakapagbasa na kayo, tungkol ito sa mga paaralang Lumad, no, yung tinatawag nating lakbay paaralan, mga lumalakbay na paaralan. Actually, itong mga Lumad school, nagsimula sila noong mga around late 90s siguro, sa tulong ng ating mga taong simbahan.
yung mga taong simbahan natin, mga missionaryo, nagsimula sila ng mga literacy schools kasi, no, yung mga natuturo ng basic literacy, pagsulat, pagbabasa, pagbibilang sa ating mga kabataang lumad. Actually, pati yung mga elders natin, sama na rin para matuto, no, sa mga batayang kaalaman sa pagbasa, pagsusulat at iba pa. At bakit? No, bakit mahalaga sa mga katutubo natin na matuto ng ganitong mga kakayahan? Kasi bago pa matuto ng ganitong mga skills yung ating mga katutubong lumad, no, yung ilan sa kanila naloloko ng maraming mga korporasyon, pati na rin minsan yung mga local government units, no, nalilin lang sa pagbebenta ng kanilang mga lupa. Pinapapirma sila ng mga kontrata na hindi naman nila nababasa o nalalaman kung ano yung mga laman. O kaya minsan nagagamit yung salitang legalese laban sa mga katutubo natin. Na syempre, habang gusto nilang protektahan yung kanilang lupa, gusto rin nila yung makakabuti para sa kanilang mga tribo. Kaya nung natanto nila na marami sa kanila ang nalilin lang sa pagbebenta ng mga bahagi ng kanilang mga lupang ninuno, minabuti nilang matuto rin kung paano magbasa, paano magsulat, para alam nila kung anong gagawin, no, sa susunod na mga beses. At yung mga literacy schools na to, sa tulong at pangunguna rin ng mga iba't ibang tribo, iba't ibang mga elder na mga lumad, no, lumago sila. Hindi lang bilang mga literacy schools, kundi mga full-fledged na schools. In fact, nung around early 2000s, yung ating Department of Education, hindi pa nakakabuo ng isang indigenous framework ng education, no? Yung isang curriculum ng edukasyon na nagsisilbi doon sa mga pangailangan ng mga katutubo. Ngayon, isa yung mga Lumad schools na nanguna sa pagbubuo ng curriculum na ito. Pinakilala ng Lumad schools, ng mga Lumad communities, no, kung ano ba dapat alamanin ng isang curriculum na magsisilbi sa pangailangan ng mga katutubo. And happily, no, noong early 2000s, nakabuo tayo ng mga curriculum para sa mga, hindi lang para sa Lumad, no, pero para sa mga indigenous peoples sa Pilipinas. So ito yung parang naging trailblazer na rin dun sa pagbabuo ng curriculum na tunay na magsisilbi dun sa pangailangan ng mga katutubo. And in fact, after this, umusbong na rin, no, yung mga ibang paaralan sa iba't ibang mga katutubong komunidad sa ating bansa. So, bukod sa pagiging trailblazer, no, lahat ng mga Lumad schools natin sa Mindanao, na yung iba nga ngayon umabot na sa pangkolehiyo yung antas, ay merong approval from the Department of Education until of late, no? Very interesting at napaka-espesyal kasi ng mga Lumad schools, no, ng indigenous framework para sa mga paaralang ito. Siyempre, tayo, no, bilang mga nagmumula sa panggitnang uri na sa mga syudad, kalakhan sa atin, meron tayong pinafollow na DepEd curriculum. Sa Lumad schools, dinadagdagan pa nila ito, no? May karagdagan sila mga aspeto, mga asignatura doon sa DepEd curriculum para umugnay ito doon sa kanilang karanasan sa kanayunan. So bukod sa academics, no, pinag-aalalan din nilang agrikultura at kalusugan. Nakakatuwa nga at siguro nakakabigla sa ilan na yung health aspect o yung kalusugan nilang asignatura, natututo sila ng very advanced na mga kaalaman sa kalusugan. Merong mga senior high school students na kalumaran na marunong ng hindi lang basic first aid, no, pero pati acupuncture, even basic surgery minsan. Kasi yung edukasyon nila, edukasyon sa mga Lumad schools, ay tumutugon sa pangailangan ng mga komunidad ng mga Lumad. At bilang malalayo, no, milya-milya ang distansya ng mga public schools at public clinics and hospitals sa mga Lumad communities, sila na mismo ang nag-aaral kung paano manggamot. Sila na mismo ang nag-aaral kung paano magturo para maging self-sustaining yung kanilang mga paaralan, di ba? Yung kanilang mga komunidad. At bilang meron silang mga asignatura sa agrikultura, yung buong komunidad ay bahagi ng kanilang agriculture subject. No, lahat sila nagtatanim, lahat sila pinoprotektahan yung kanilang mga lupa. Bakit? Kasi yung agrikultura na asignatura, no, ito na rin yung nagpo-provide
na makakain sa buong komunidad, no? Hindi ito binebenta, kundi binabahagi nila yung kanilang mga ani para sa lahat ng miyembro ng komunidad. Tulad nga na nakita nyo sa ating kwento. At bukod dito, isa itong ekspresyon, no, ng kanilang ugnayan sa kanilang lupang ninuno, at isa itong pagpapakita na yung mga lupang ninuno nila ay useful, no? Hindi sila idle lands na maaari lamang gamitin ng mga korporasyon para pagkunan ng mga minerales, kundi isa itong bahay, no? Hindi lang bahay, kundi palengke, ito na rin yung kanilang botika, ito yung pinanggagalingan ng buong buhay ng mga komunidad ng mga Lumad. At kung ginagamit, kung isa itong, ano, no? Ito, kung dito nakaangkla yung komunidad ng mga Lumad, hindi nila ito pwedeng basta-basta ibenta o ibigay sa iba. Dahil dito umiikot, dito nakaangkla yung kanilang buhay. Kaya napakahalaga ng lupang ninuno, napakahalaga ng lupa para sa maraming mga tribong Lumad. At kaya naman yun din yung ano, no, isang malaki ng kwentong Silaleng at ang Lakbay Paaralan. Kung mababasa nyo nga, yung pinakahuling subject doon na future ay yung agrikultura, no? Kasi doon napapractice nila lahat ng subjects nila. Doon sila nagpapractice ng math. Doon sila nagpa-practice ng communication arts. Diba? At doon na rin sila nagpa-practice ng kasaysayan. Kasi yung kasaysayan ng mga komunidad ng mga Lumad ay kasaysayan ng kanilang depensa at pagprotekta sa lupang ninuno. Nakaangkla rin sa lupa, no? Yung kanilang kasaysayan. At yun naman din yung pinag-aaralan nila. Kaya siguro, no, masasabi natin na yung mga lupang ninuno, mga yutang kabilin, ito yung nagbibigay daan para sa isang edukasyong makabayan, saintipiko, at makamasa. Makabayan dahil mayroon silang pagprotekta doon sa kanilang mga lupang ninuno na bahagi ng kanilang identidad bilang mga Pilipino. Saintipiko bilang gumagamit sila ng mga kaalaman at teknolohiya sa agrikultura para mas mapaganda, mas mapalalim pa yung kanilang praktika sa lupa, yung kanilang pagtatanim. At makamasa din dahil yung bunga ng lupa na meron sa kanila ay hindi lang para sa paaralan nila, kundi para sa buong komunidad, no? At sana yun yung mga values ng mga bertud na mabahagi sa atin ng kwento ng karanasan ng ating mga kasamang Lumad. Unfortunately, no, and makita natin to sa kwento ni Laleng, at hindi lang kwento ni Laleng pero kwento ng libo-libong mga kabataang Lumad, no? Ang kwento ng displacement, ang kwento ng militarization, no? Kasi maraming mga atake sa Lumad schools na nagdudulot o nagtutulak sa kanila na magbakwit, no? Ang salitang bakwit ay galing sa ay hinalaw mula sa salitang evacuate, no? Bakwit, nagbabakwit sila. At sa totoo lang, hindi lang naman mga Lumad ang nagbabakwit. Marami sa mga Katutubo at Morong mga komunidad natin ang napapwersang umalis sa kanilang mga tahanan dahil sa armed conflict at dahil sa mga rason na makikita nyo sa harapan ngayon, no? Particular na sa mga komunidad na Lumad, hinaharap nila ang tatlong mga atake, no? Masasabi nito tatlong atake. Yung una, environmental plunder o yung sapilitang pagkuha ng mga natural resources, mga likas na yaman sa kanilang mga yutang kabilin o lupang ninuno. Nabanggit ko nga kanina, 'di ba? Na final frontier ng natural resources ang Pantaro Range sa buong Asia. At syempre, maraming mga korporasyon ang nais kunin yung mga resources na ito para pagsilbihan yung kanilang mga sariling mga bansa. Bilang ito ay pagmamayari, actually hindi lang sa usapin ng tradisyon, no, kundi sa usapin ng batas, pagmamayari ito ng mga Lumad, yung pagkuha ay yung sapilitang pagpasok ng mga traktor, ng mga yung mismong mga concessions, no, na pinuputol yung mga puno nila, sinisira yung mga lupain nila para sa pagmimina. Isa na ring rason kung bakit napapaalis yung mga komunidad at mga paaralan sa kanilang mga lupain. Pero may kaakibat na puwersa ang mga korporasyong to, no? Unfortunately, may mga ilang paramilitary and military units ang tumutulong, tumutuwang dun sa mga korporasyong to. Kaya nga, ano, no, isa sa mga kampanya ng Saber Schools Network at iba pang mga organisasyon na nagsusulong ng mga karapatan ng mga Lumad, ang end militarization at stop the attacks. Kasi gumagamit ng puwersa ang mga korporasyon sa tulong ng ating mismong militar
na paalisin yung mga lumad sa kanilang mga paaralan. Kaya ngayon, kwento ni Laleng, no, at ng kanilang mga kamag-aral doon sa kanilang paaralan, meron silang iba't ibang mga tawag para dito. Minsan ay aswang, minsan ay wakwak, no? At iba-iba pa. Kasi itong mga yung mga militar, no, isa ng bahagi, masasabi natin bahagi ng kanilang realidad dahil lagi silang inaatake, no, ng armed conflict. Minsan nga nakakalungkot, nakakagalit. Sana dapat mas nakakagalit sa atin, no, hindi nakakalungkot. Nakakagalit marinig na para sa ibang lumad, ang tunog ng bala o ang tunog ng ulan ay minsan inaakala nila na tunog ng mga bala. Nasabihin nila, sir, meron ba mga baril sa atin? Meron bang indiscriminate firing na naman? Kahit yung tunog na naririnig nila ay tunog ng ulan. Kasi no, bukod sa trauma, no, nakakalungkot na mayroong kasanayan doon sa danas ng pagiging targets ng military violence. At bakit? Kasi kung mapapaalis yung mga lumad sa kanilang mga tahanan, sa kanilang mga lupang ninuno, cleared na yung mga lugar, cleared na yung mga lupain para sa mga business concessions. Diba? At nakakalungkot, no, na merong mga sabihin na nating propaganda laban sa karanasan ng mga lumad na sinasabing kaya sila pinapaalis sa kanilang mga paaralan ay dahil tinuturuan silang magrebelde laban sa gobyerno, na para sa akin na isang guro sa mga paaralang ito ay katakataka. Diba? Kasi yung ginagamit namin mga textbook ay galing sa DepEd. Yung mismong curriculum namin ay approved ng DepEd. Kaya yung DepEd mismo ang makapagsasabi na yung tinuturo namin, no, ay bahagi at approved ng ating gobyerno mismo. Kaya nakakatakot, no, yung ganung kumakalat na mga fake news, mga disinformation. Dahil kung tatanungin niyo mismo, kasi narinig natin ito kung saan-saan ang mga ahensya, saan-saan ang mga institusyon, pero kung tatanungin natin mismo yung mga kabataang lumad, yung ibabahagi nila yung kanilang mga kwento, malalaman natin na ang tunay na kalaban dito ay yung pandarahas sa mga paaralan nila. Kasi kung sa totoo lang, no, yung ginagawa nila sa paaralan nila bukod sa mag-aaral sa classroom ng mga batayang akademikong asignatura ay yung mag-aaral kung paano magtanim. Diba? Na sa tingin ko ay bagay na bagay sa ating bansa bilang isang agricultural na bansa. Nakakatakot nga na narinig natin noong 2017, no, ang isang komento na paano ba? Sobrang nakakabahala, no? Yung komento na nanggaling mismo sa ating gobyerno na pinapaalis yung mga lumad, no? Na for the longest time actually, hindi lang naman sa recent years, no, for the longest time, may pinapaalis talaga sa kanilang mga yutang kabilin, mga lupang ninuno para mapagtuyuan to ng mga korporasyon. Pero dito, yung narinig natin, no, pinapaalis sila dahil bobombahin daw yung kanilang mga paaralan, bobombahin daw yung kanilang mga komunidad. Sasali daw yung mga istruktura. Nung narinig namin to, no, isa tong malaking dagok. Kasi ang gusto lang naman ng mga kabataang lumad ay mag-aral. Ngunit patuloy itong hinihiwalay sa kanila, patuloy na inaalis sa kanila, hinihiwalay sa kanila yung kanilang kinabukasan. So ito yung mga patuloy na atake sa mga lumad schools na bahagi din noong kwento, no, ni Laleng bilang isang bagong mag-aaral sa isang lumad school. Pero siguro, no, gusto kong tapusin yung kwento to ko sa mga lumad sa politika o kwento ng pag-asa. Kasi paalisin man ang paalisin, no, yung mga lumad sa kanilang mga lupang ninuno, sila man ay patuloy na i-militarize, no. Actually, may mga ilang communities na mga lumad na hindi makabalik yung mga bata kasi yung mga militar ginawang tambayan, no, yung kanilang mga paaralan. And we have photos, we have all the evidence, no, to show kung paano ginagamit ng militar yung mga lugar, yung mga paaralan, yung mga komunidad nila bilang mga kampo. 'Di ba? At na effectively pinipigil yung mga lumad na makapag-aral doon. Pero sa mga evacuation centers, nagtatayo ng mga tinatawag nating buckwheat school yung ating mga katutubong lumad. At hindi lang sa evacuation centers, no? Yung dalawang buckwheat schools nga ay isa ay nasa Cebu, yung isa ay nasa Manila mismo, no? Nandito sa Metro Manila. At bakit? Kasi yung buckwheat school, para sa ating mga viewers, no, ito yung parang
masasabi natin pinakamataas at pinakamalakas na expression nila doon sa pagtuligsa, doon sa mga atake laban sa kanila, laban sa kanilang lupang ninuno. At masasabi rin natin highest expression of their desire to continue their education. Kahit sila man ay nasa evacuation centers, sila man ay malayo sa kanilang mga lupang ninuno, pinagpapatuloy po nila ang kanilang pag-aaral. Patuloy po yung kanilang panawagan para mapaalis yung mga militar sa kanilang mga paaralan at makapagpatuloy sila ng pag-aaral mismo sa kanilang mga lupang ninuno. Kaya nga yung Bakwit School po natin ay matatagpuan natin ngayon halimbawa sa Universidad ng Pilipinas Diliman, at syempre nagpapasalamat kami na naging refuge, no, yung universidad sa ating mga kapatid na Lumad. Dito mismo, no, simula pa lang noong 2015 pa lang, pumupuntay na yung mga kasamang Lumad natin sa Maynila, no? Pero simula noong 2018, nagsimula na silang magkaroon ng mga klase sa hindi lang sa Universidad ng Pilipinas actually, kundi kasama ng ibang mga simbahan natin sa Baclaran Church. Halimbawa, nakapag-hold na rin doon ng ilang buwan na ng Bakwit School, kung saan nakapag-klase yung ating mga Lumad sa tulong ng ating mga taong simbahan, sa tulong nila father at sister, sa tulong din halimbawa sa UP, sa tulong ng ating mga profesor, no, at mga akademiko na nabibigyan ng akmang espasyo yung ating mga kasamang Lumad para makapag-aral, 'di ba? At maging yung mga volunteers. Actually, halimbawa na lang early this year lang ng 2020, you know, nabigyan kami ng refuge ng St. Vincent Seminary. Yung mismo mga volunteer teachers ay yung mga pare. At sa Universidad ng Pilipinas naman, yung mga volunteer teachers ay mga profesor din. No, so maraming salamat dun sa ating mga katuwang. No, pero more than all of this assistance that's coming from different institutions, no, who believe in the fight of the Lumad, makita natin na yung Bakwit School mismo ay isa pagpapatuloy ng kanilang kampanya na mabalik sa kanila ang kanilang mga yutang kabilin at lupang ninuno. At ito naman yung kwento ng Laleng at si Laleng at kanyang at kanilang lakbay paaralan. Ayoko na sanang spoil yung kwento, no, para sa mga nagbabasa, pero doon magtatapos, no, yung kwento talaga. Kasi yung kwento, yung aklat pambata, no, isa lamang tong humalaw lamang ito mula sa karanasan ng isang estudyante. At huminto man ito sa gitna ng kanilang paglipat sa ibang lugar, sa ibang espasyo para mag-aral, yung naratibong ito ay tumuturoy sa tunay na buhay. Kasi hanggang ngayon ay patuloy na nag-iiba-iba ng pwesto yung mga Bakwit School, patuloy na naghahanap ng ibang mga refuge sa mga kapag-aral, no, mga santuario, at patuloy din yung kanilang panawagan para sa dulo ng kanilang naratibo sa tunay na buhay ay makabalik sila sa kanilang mga lupang ninuno. Tulad nga ng sabi ni Teacher Maya doon, no, doon sa dulo ng kwento, at sorry for the spoiler, sana basahin niyo pa rin yung kwento na malayo man tayo sa ating mga lupain, one day, no, babalik at babalik tayo doon. Diba? Lahat ng kanilang pagkilos, lahat ng kanilang panawagan at paglipat-lipat ng paaralan ay isang pangako na makabalik sa kanilang mga lupang ninuno. So yun sana yung siguro isang aspeto ng masasabi nating radikal na kwentong pambata na maganda sanang maipatampok ng ating mga manunulat na para sa mga pambata, no? Actually, yung radical children's literature, siguro yung word na radical, very heavy yung term. Pero marami sa ating mga eskolar, mga dalubhasa at mga mananaliksik ng mga kwentong pambata o panitikang pambata, pinapaliwanag nila ang ibig sabihin ng radical actually ay yung pagiging malay doon sa ugat ng problema ng iba't ibang mga sektor at yung epekto nito sa mga tao, lalo na sa mga bata, 'di ba? So marami mga issue, no, hindi lang issue ng mga Lumad, meron tayong mga issue ng mga manggagawa, halimbawa, issue ng mga kababaihan, issue ng mga LGBT, issue ng mga magsasaka na mainam na mapatampok sa panitikan upang mapakita sa bata, no? Tulad nga ng sabi ni Kim Reynolds, mapakita sa mga bata na nasa kanila ang kapangyarihan o meron din silang kapangyarihan na tumulong magbago ng lipunan.
'Di ba? Kasi kung naniniwala tayo na yung lipunang iiwan natin, yung mundong iiwan natin ay para sa mga bata, maaga pa lang sana ay meron na silang kamalayan, na meron silang kapangyarihan na baguhin ito, makapag-ambag dito, makatulong sa pagpapabuti ng kanilang lipunan. At siyempre, bahagi ng misyong ito na ipaalala sa bata ano, na meron siyang kapasidad na baguhin ang kanyang lipunan ay yung pagpapatampok ng pagkakapantay-pantay, pagiging isa sa ibang mga tao, no, hindi lang sa kapwa kabataan niya, pero pakikiisa sa kabataang Lumad, pakikiisa sa kabataang LGBT, pakikiisa sa mga anak na mga manggagawa at magsasaka na may sarili-sarili mga problema, mga issue na kinakaharap na maaring hindi pareho o hindi ganun ka hindi similar doon sa pinagdadaanan o dinadanas ng ibang mga kabataan. Masana na ako nagagaling sa iba't ibang mga uri, 'di ba? Mahalagang mapakita sa mga kabataan natin na meron ng hamon na hinaharap yung ating mundo, no? Siguro kasi at syempre isa rin tong hamon, hindi lang para sa maraming tao, pati rin naman sa akin, no? Malaking hamon kasi yung commitment sa politika para sa maraming manunulat siguro. Siguro meron tayong takot sa pakisangkot, no? Na ayaw nating ipakita yung ilang bahagi ng ating lipunan na tunay o maluwang politikal dahil nakakatakot, no? Minsan nakakatakot talaga harapin yung katotohanan. Pero siguro para sa maraming mga nagmula sa gitnang uri, nagmula sa isang konserbatibong background, no? Talaga nakakatakot. Pero para sa maraming kabataan, isa tong realidad, no? Tulad ng mga kabataang Lumad, kung ipapabasa nyo sa kanila yung kwento nila, Ling, masasabi nila na meron pang mas malubhang mga karanasan. Diba? Na kanilang naranasan sa totoong buhay. Isa kasi sa mga naririnig ko siguro na hindi lang mula sa mga manunulat, kundi mula rin sa mga mambabasa, mga magulang, mga guro, na kwentong pambata to eh, di ba dapat magbahagi to ng mga moral values? At tunay naman, di ba? Dapat naman talaga yung magpakita ng mabuting asal ang ating mga kwentong pambata. Pero tandaan natin, para sa ating mga viewers, no, mga manunulat man, mambabasa, guro o magulang, lahat ng akdang pampanitikan ay politikal. Lahat ng akdang pampanitikan ay mayroong isang may kinikilingan na politika. Kung sasabihin natin na hindi dapat ipakita ang karanasan ng mga kabataang Lumad, halimbawa, sa mga kwentong pambata, yun na mismo ay pagpapatahimik sa karanasan ng mga kabataang Lumad. At isang political na, isa yung political na stance, no? Isa yung political stance kung saan pinipili mong patahimikin ang kabuhayan, ang katunayan o realidad ng isang sektor, halimbawa. Pero kung gusto talaga nating kilalanin, no, yung realidad, halimbawa, ng ibang mga sektor, ibang mga uri, mahalagang mapatampok natin yung kanilang mga kwento. Kasi kung hindi man 'to nararanasan halimbawa ng mga ilang kabataan, ito ay nararanasan ng kabataang Lumad at iba pang mga kabataan sa iba't ibang sektor. Siguro baka hindi natin yung takot na magkaroon ng censorship o yung magkaroon ng takot, no, na baka mayroong mga limbagan na hindi tanggapin yung ating mga kwento dahil sa kanilang magiging bit-bit natin politika. Actually, natalanga ni Professor Eugene Evasco, no, na marami na sa mga limbagan para sa mga panitikang pambata sa dekadang ito, sa 21st century, no, ang nag-i-explore ng iba't ibang mga politika, iba't ibang mga forma, kung saan mas mapapatampok pa nila ang karanasan ng mga kabataan, hindi lang nagmumula sa panggit ng uri, kundi sa iba't ibang mga sektor din. Kaya nga rin makita natin, no, at nagpapasalamat din kami sa Saver Schools Network, sa Darna House, sa pagiging bukas sa paglilimbag ng isang kwento na malapit sa karanasan ng mga kabataang Lumad. At isa pa sigurong hamon na dapat nating alpasan, no, ang issue ng tokenismo, na maaring, sige nga, handa na tayong ipakita yung karanasan ng mga, halimbawa, sektor ng mga manggagawa sa ating mga kwento, mga kabataang manggagawa o kabataang anak ng mga manggagawa sa ating kwento. Hindi lang dapat natin ipakita yung karanasan nila from a third person point of view, from an observer's point of view. Mainam
na maging bahagi tayo mismo ng kanilang pinaglalaban. Mainam na maging isa tayo, na maniwala tayo sa prinsipyo ng mga kabataan na halimbawa, pinaglalaban yung mga kanilang lupang ninuno. Pinaglalaban yung kanilang karapatan sa edukasyon. No? Actually, ayokong sabihin na tayo yung maging boses ng mga iba't ibang sektor na ito. Ayokong sabihin na naging boses ako para sa mga Lumad. Kasi yung mismo mga kabataang Lumad ay susulat din ng kanilang mga kwento. At kasama ng mga iba't ibang institusyon, no? Ay nakakapaglimbag din ng mga aklat na mula mismo sa kanilang sulatin. Tulad na lang ng mga nakita nyo sa inyong harap na maaari nyong mabili, no? Sa halimbawa yung Pangiyak sa Sentro sa Wikang Pilipino sa Universidad ng Pilipinas Daliman at yung Birang naman sa Educational Development Institute, kung tama ba ang aking naaalala. Ito ay nagmula mismo sa sulatin sa mga boses ng mga kabataan at komunidad ng mga Lumad. So para bilang mga manunulat, no, hindi tayo mga boses. Bagaman tayo'y nag-aambag sa kanilang panitikan, sa kanilang kampanya, tayo ay katuwang lamang o kasama, no, kaisa sa kanilang patuloy na panawagan. Kaya nga sa punot dulo, no, bilang mensahe, no, sumulat tayo ng mga kwentong malaya, no, malaya sa ating mga takot, malaya sa ating mga nakasanayan. At magkwento tayo ng mga kwentong mapagpalaya na maaaring makaambag doon sa paniniwala, prinsipyo at paglaban, no, ng ating mga kapwa katutubo, kapwa magsasaka, manggagawa, kababaihan, LGBT, kapwa Pilipino, no. Makiisa tayo. Halina at makiisa at mag-organisa, no. So maraming salamat at pasensya na kung napahaba yung aking presentasyon, no, dahil malapit to sa aking sariling danas bilang guro para sa Buckwheat School. At kung nais nyo naman mag-donate, tumulong, makiisa at makialam pa tungkol sa ating mga Buckwheat School para sa mga displaced Duma children, punta lang po tayo sa Facebook page ng Save Our Schools Network at maaari magtanong doon. So, daghang salamat! Ayan. Ako, maraming salamat mo sa napakamalamang talk. Alam mo, yung kwento mo ay isa talagang patunay na kayang-kaya ng aklat pambata na tumalakay ng gantong paksa. And in fact, kailangan siya. And syempre, discussions after. At saka, ang na-discover ko rin ay Laleng pala ang bigkas ng pangalan ng bida natin. So noted yan. So I'm sure marami sa ating manonood ngayon ay gusto nang tumulong sa ating mga kabataang Lumad. So maraming salamat din at in-announce mo kung paano sila makikipag-ugnayan. So ready ka na sa question and answer portion? Oo naman. Ready na. O sige. Okay, basahin ko muna yung mga pumasok sa ano sa IG story ng Adarna House. So unang question mula kay Ink Bridge 01. Oh my god, sana tama ang bigkas ko. Do you remember the first story you've ever written and what is it about? Ah, yung unang kwento, no? Ang lalim naman ito, tungkol pala sa personal, no? Siguro yung unang kong kwento, yung unang kong kwentong natapos at pinasa sa isang limbagan, actually ito mismo, no? Bagaman ito na yung laleng na yung pangalawang aklat pambata ko. Pero yung una kong nakwento dati, meron kasi tayo mga tinatawag na mga palihang bayan o mga workshop na kasama mo yung mga, halimbawa, nag-integrate kami with workers ng isang pabrika, no, sa kanilang union at sumusulat kami ng kwento, mga estudyante, mga kabataan, kasama nila. So siguro yun yung una kong natapos na kwento, no, yung natapos na buo. Siguro common na karanasan ito sa marami magsusulat na nahihirapan tayo magtapos ng mga kwento o mga kompleto ng mga kwento. Siguro yun yung una kong natapos, no, kasi pag nandun kasi mismong moment na kasama mo na yung sabihin natin ipinapaksa mo o yung subject mo dun sa kwento mo, talaga may inspire ka na tapusin ito. At tungkol to sa karanasan ng isang bata doon sa pabrika. Siyempre, di ko na babanggitin, no? Doon sa pabrika. At kung paano siya araw-araw pumupunta doon sa union ng kanyang ama, araw-araw pagkatapos ng paaralan. At nagdadala siya kasama ng kanyang nanay ng ulam, no? Misopas, noodles, mami. So tungkol sa kanya yung una ko nasulat na kwento, no? Tungkol sa bata at kung paano siya nakikiisa
doon sa mga manggagawa, doon sa mga union, sa mamamagitan ng pag-aambag, no? Pagtulong siguro sa kanyang kaso, sa pagluluto. So parang nung matagal pa lang, although nung college, nung undergrad college pa yon, siguro maganda nang naisin natin na mapatampok yung mga kwentong sabihin natin hindi kadalasang nakakwento ng maraming mga manunulat. No? So ayun, yun siguro yung unang-unang ko natapos. Ayan, nakakatuwa namang malaman na ano, na malapit pa rin sa masa yung una mong kwento. Konti na lang, idol na kita. Idol din kita, Miss Kata, bilang fan ako ng aklat mo. Naku. Okay, sige. Next question mula kay at CS Bella. Is there a meaning behind the name Laleng? Actually, magandang tanong, no? Si Laleng, ang pangalan Laleng actually ay parang Inday. Di ba meron tayong Inday na parang tawag mo sa kung sino-sino na lang mga kabataan. Like, si Inday dyan, ganon. Para siyang common nickname para sa mga maraming kabataang babaeng lumad, particular na sa tribong Manobo. So, halimbawa doon, maraming mga common actually yung pangalan na Inday, common yung nickname na Langlang, Laleng, ganon. So, may mga estudyante minsan na pareho sila ng nickname na Laleng o kaya Inday. So, since gusto kong humalaw ng karanasan na common sa maraming mga kabataang lumad, minabuti kong gawing parang general nickname o common na nickname yung pangalan ng ating bida. Okay, yun pala. Laleng ay Inday. Sige, noted din yan. Okay, mula naman kay Kim C. Nakaramdam ka ba ng takot sa paglilimbag ng iyong libro dahil tumatalakay ito sa isang subject na highly political? Katulad nga nung nabanggit ko kanina, ano, bilang manunulat kasi naniniwala ako na mas nauna yung pakikisa o pakikituwang doon sa gusto mong paksain bago sa mismong pagsulat, no? Kasi siguro cliche na to, di ba? Pero yung cliche, yung line na you write what you know, di ba? At kung gusto mong magbahagi ng kwento ng mga kabataang lumad, halimbawa, dapat ay bahagi ka na ng kanilang kilusan bago pa man magsulat. So actually no, pag yung sinulat ko ito, 2015 pa lang ay membro na ako ng organisasyong Katribu na isang Indigenous Peoples Rights Organization, at no 2018 naman, yung 2018 kasi yung taon na nasulat ko yung kwentong ito, yung unang borador o unang draft ng Laleng, ay nakapagturo na ako ng ilang buwan sa Buckwheat School. So naniniwala ako na paano ba, even before yung pagsulat, no, meron ng konting political na yung, sa tingin ko, political na yung karanasan ko, political na yung mga aktibidad ko bago man isulat yung kwento. Kaya hindi siya bago, no? Sa totoo lang, yung pagsulat nga ng kwento, parang isa pa tong pagpapaloob doon sa mainstream somehow, di ba? Dahil gusto ko nga mapasok o gusto ko mabahagi yung kwento ni Laleng, kwento ng mga kabataang lumad, to say it simply, sa isang bookstore, di ba? Na maaaring ma-access na maraming mga tao. So para sa akin, isa itong ambag doon sa kampanyang bit-bit namin noong 2015 pa lamang. Pero yung ayoko naman maging about me kasi yung kwento, gusto ko sana na imbitahan yung marami sa atin, marami mga manunulat, no, na ipawan yung takot na maging political. Dahil sabi ko nga, lahat naman ng mga bagay political eh. Hindi nga lang lahat ay mulat o bukas yung mata doon sa katotohanan na nangyayari sa ating lipunan. Na actually, ito, invitation to para sa maraming manunulat na kung maaari, kung interesado kayong magsulat ng kwentong pambata, very ripe o hinog yung panahong ito, di ba? Panahon ng COVID, na magsulat tungkol sa mga karanasan ng mga kabataan na hindi makalabas ng bahay o hindi makasabay sa mga online classes. Yan ay tunay na mga kahirapan. Yan ay popular struggles, di ba? Popular struggles meaning mga pinagdadaanan ng maraming mga kabataan. Maaaring yan yung ikwento natin, di ba? Upang mapaabot pa ito sa maraming mga mambabasa. So yung pagiging political na talagang bahagi yan ng pagiging manunulat, tanong na lang siya kung magiging bukas ka o sarado. Kung pwede nga, sobrang cliche na rin ito, pero bilang nagtuturo ako ng kurso sa Rizal, di ba? Si Rizal nga mismo, na lahat tayo ay nabasa na siguro yung kanyang mga nobela, ay naghamak na magsulat tungkol sa realidad ng lipunan.
Diba? At bilang lahat tayo ay dumaan naman sa Noli at Philly bilang mga manunulat, no? Sana ipaghalawa natin itong, pagpaghalawa natin ang aral at lakas ng loob itong mga nabasa at naranasan na natin. Okay. Gusto ko yung sinabi mong ano, igpawan ng takot. Kasi natural naman nga matakot tayo, lalo na doon sa mga individuals na ngayon pa lang nagko-consider na pumili ng mga political organizations or makipaglaban para sa ating mga kapwa Pilipino. Pero ang tanong dun is, ano, paano mo ito malalagpasan? At saka may kaibigan nga ako nagsabi na ano, okay lang matakot pero hindi dapat maduwag. O, di ba? Ganda, no? Maganda. O, di ba? Okay, so, mula naman kay Sophia Ann. Hi, in helping the Lumad children, how does it feel to see them inspired in studying? Tsaka, ano daw yung ipapayo mo sa ibang mga estudyante na nahihirapang mag-aral? Clarify sa unang tanong lang, Miss Kata. Inspire them? Papakiklaro lang. Ano daw yung nararamdaman mo na makita silang inspired na mag-aral? Totoo. Nako, actually, yung inspired na yun, feel ko yung inspired as an adjective, no? Mas nag-a-apply sa akin at sa maraming mga volunteer teachers, no, na pinapasalamatan ko, by the way, sa patuloy na pagtulong. Para sa mga guro, kami yung inspired, eh. Kasi para sa mga bata, di lang sila inspired, no? Talagang, ang hirap ang mahanap ng salita, no? Pero impassioned talaga sila na pagpatuloy yung kanilang pag-aaral. Siguro sa atin, at syempre, ako naman din bilang dating mag-aaral, no? May mga araw talaga na, ano ba yan? Ayoko na pumasok, ayoko na mag-aaral, napakahirap. Pero kung isipin mo nga, sila, hindi lang sila nahihirapan gumising sa madaling araw, although bahagi kasi ng kanilang kultura ang gumising talaga ng 5 a.m. pa lamang. Hindi lang sila nahihirapan sa pag-aaral, no? Pero nahihirapan ba silang i-sustain yung kanilang buhay mismo? No? Usapin to na life and death, eh. Yung kanilang buhay na magpatuloy mag-aaral. So sa kanila, hindi nag-aaral sila kasi hindi para sa sarili nila, eh. Siguro nag-a-apply to marami sa atin, myself included, masalo na dati na nag-aaral kasi ay kailangan kong makatapos ng isang degree, kailangan kong makatapos ng taong ito para para makaakyat sa sunod na baitang. Para sa kanila, nag-aaral sila kasi, at kung tatanungin natin sila directly, ito sasabihin nila, gusto nilang maging mga guro para sa kapwa kabataang Lumad. May iba, gusto nilang maging arkitekto. Sige. Pero pag sinabi nilang arkitekto, gusto nilang gumawa ng mga bahay para sa mga komunidad nila. Actually, nakahiyak talaga siya. Kasi kung tatanungin mo yung mga kwento nila, hindi nilang gusto magtapos na gusto nilang yumama, no? Gusto nilang magtapos ng pag-aaral kasi gusto nilang mapaunlad yung kanilang buhay. At hindi ko to sinasabi, sorry kung medyo naiyak ako, no? Pero hindi ko to sinasabi na parang kaawaan natin sila o paghalawa lang naman natin sila ng inspirasyon. Pero invitation to na makituwang sa kanilang pakikibaka, no? At maging isa rin. Hindi lang siguro, bukod dun sa kanilang kampanya, pero tayo mismo, para sa mga mag-aaral particular na, kung tayo yung mga mag-aaral, no? Huwag nating isipin na mag-aaral tayo o nag-aaral tayo para makatapos ng degree, para yumaman. Sana maging, yung hindi lang inspirasyon, pero talagang huwaran yung ating mga kabataang Lumad na ang ibig nilang gawin sa kanilang pag-aaral, sa kanilang edukasyon, ay magsilbi at paunla rin yung kanilang, hindi lang komunidad, no? Kanilang bansa. Kung tatanungin mo sila, hindi lang guro, hindi lang arkitekto, gusto rin nilang maging mga nurse, maging mga doktor, at hindi para sa ibang bansa o para sa mga syudad. Ibig talaga nilang magsilbi sa kanilang mga komunidad dahil yung mismong edukasyon nila ay pinaghihirapan ng kanilang komunidad. Mula sa pagtatayo ng mga Lumad schools hanggang sa pagkakaroon ng mga Bakwit school. Sino ba ang kasama nila ngayon sa Bakwit school nila? Bukod sa aming mga volunteers, mismo mga guro nilang Lumad, mismo mga, actually yung ngayon, no, sa Bakwit school natin sa Maynila, eh, may mga kasama mga manobo leaders, mga elders, no, na sila mismo yung nagtaguyod ng mga Lumad schools decades ago pa lang. So talagang, ano to, no, it takes a village to raise a child, it also takes everyone to raise this community, no, to raise this country. So sana, kung ano man tayo, nahihirapan tayo sa pag-aaral, no, pagpursigihin natin dahil nasa loob sana natin, no, nasa puso natin, yung pagsisilbi o hindi lang pagbabalik, no, pero pakikiisa.
dun sa kapwa natin mga Pilipino. Ayan. Sorry na pahaba ako, very... Ano talaga, actually, invitation din sana ito na siguro pagkatapos ng pandemya. Siyempre, bawal ngayon, di ba? Dahil mga kabataan yun, medyo immunocompromised yung mga bata. Na invitation tong bumisita, ano? At talagang marinig mismo, hindi sa, mas magandang hindi sa akin eh. Marinig mismo sa mga kabataang Lumad kung ano ba yung mga pangarap nila para sa kanilang komunidad, sa kanilang tribo. Oo, feel na feel ko yung sinabi mo. Actually, yun din yung sasabihin ko na ano eh, kung may pagkakataon sa mga susunod na araw o buwan, sana makapunta sa mga Lumad schools or Bakwit schools ang mga kabataan natin o kahit yung mga manonood natin, kasi napakagandang experience yung marinig yung kwento nila mula sa kanila. Siguro ano, hindi lang ikaw yung naiiyak, kasi ako din eh, na-feel ko yung sinabi mo eh. Tsaka lalo na kung marinig nyo mismo yung mga kwento ng mga Lumad mula mismo sa kanila. Okay. Mula naman kay Raven Villanueva, are you working on more books about indigenous people in the Philippines? Tsaka sabi niya, I learned a lot from your presentation. Ayun, maraming salamat no kay Raven. No, actually, yung nga eh, ang nabanggit ko nga kanina na mahalagang sumulat tayo o kung magre-representa mo, kung maglalarawan tayo o magiging magkakaroon ng representasyon ng ibang sektor, lalo na yung mga katutubo natin, no, na very na somehow may mga pagkakaiba yung ilang bahagi ng kultura nila sa atin, magandang makisa tayo dun sa kanilang pagkilos, kanilang mga organisasyon. At sa karanasan ko kasi, bahagi ako ng kilusang Lumad, no, bilang isang voluntary teacher, bilang isang member ng Saver Schools Network. So yung pagsulat para sa ibang mga, pagsulat tungkol sa mga ibang katutubo ay para sa akin, hindi ko siya pipiliin. Kasi, o unless, maging bahagi rin ako ng kanilang pagkilos. No? Habang ngayon kasi, simula ng 2019, nagiging aktibo rin ako sa kilusang Aita Mag-Indi, no, sa group tribo Aita Mag-Indi sa Pampanga. Pero sa tingin ko, hindi pa ganun kalalim yung pagiging bahagi ko ng kanilang pagkilos, ng kanilang kampanya laban sa pagpasok ng mga korporasyon sa kanilang mga lupain, no, sa Pampanga. Actually, kung naalala nyo, isa sila sa mga apektado sa Clark Green City, yung tribong iyon. Pakiramdam ko, hindi pa ako ganun kalalim, no, sa kanilang pagkikibaka. Kaya ayokong maging representasyon o ayokong sumulat ng representasyon ng karanasan nila. Pero sa ngayon, nais kong magsulat ng at sumusulat ako ng mga kwento tungkol sa ibang mga sektor na naging kaisa ko siguro, no. So yun din naman talaga yung paalala sa ating lahat, no, na samba ng at tanungan ng isang ano, ng isang ano ba, na isang manunula slash pilosopo sa China, no, saan ba nanggagaling ang mga tamang ideya? Di naman sila nanggagaling sa kalangitan, di ba? Nanggagaling sila mula sa praktika. At kung magsusulat man tayo, dapat humalaw tayo sa ating pakikiisa dun sa sektor na gusto nating ilarawan sa ating mga kwento. Ang ganda mo. Yay. Sige, bilang panghuling mensahe, ito hindi tanong pero ano, mensahe para sa iyo mula sa Pinoy Kids Read Pinoy Books. Sabi nila, isa sa mga paboritong aklat pambatang nabasa namin sa Storytelling Sundays ang kwentong Silaleng at ang Lakbay Paaralan. Saludo kami sa matatapang na kabataang manunulat na tulad ni Mon Sy. Aabangan namin ang susunod mong akda. Mabuhay ka. Maraming salamat. Maraming salamat, Ma'am Nadja, at ating mga kasama mula sa Pinoy Kids, no. Salamat po. At salamat din siyempre sa mga kasamahan natin sa Adana, no, na katuwang ko ngayon sa pagbabahagi ng kwento at kampanya ng mga kabataang Lumad. Okay, maraming salamat, Mon. Maraming salamat. Maraming salamat sa ating mga viewers. Ayan. Ayan. So, on behalf of National Bookstore and Adarna House, we want to thank all of you for joining us today. We also want to remind you to shop for Adarna's Batang Katutubo serye on www.nationalbookstore.com and on the official NBS store on Lazada. You can get 10% off on local books and up to 20% off on
on imported books when you shop online from September 25 to October 4. So check out now kasi limited stocks na lang po. Ayan. So marami pa pong virtual events coming up for the 2020 Philippine Readers and Writers Festival. Maaari ninyong makita ang kompletong lineup sa www.readersandwritersfestival.com or i-follow ang National Bookstore sa Facebook at NBS Alert at sa Instagram at National Bookstore. Make sure to follow din po syempre ang Adarna House sa SocMed pages namin na at Adarna House sa Facebook at Instagram. Thank you! Thank you! Daghang salamat!